Binili ito ni Beba Loves kanina at obviously, gusto namin magkaroon ng malakas na internet connection. Kayang kunan yung pangangailangan namin sa data. Particularly, pag nag-a-upload kami ng mga videos dito sa YouTube at sa Facebook account namin about our Beta Babe page, etc., etc. We inquired sa PLDT and sa Converge ICT. Kaso ang problema, sabi nung admin ng building namin, mahina raw dito yung PLDT at ang malakas ay ang Converge ICT. Kaso may isa pa uling problema. As I made an inquiry regarding the internet connection sa Converge ICT, hindi siya practical and friendly. Kasi, of course, tulad ng ibang internet provider, kailangan mong mapanindigan yung terms and conditions na dapat connected ka sa kanila for 2 years. And that means 24 months. Ang tanong ay paano yun pag lumipat kami ng bahay? Sometime soon, anytime, somehow, somewhere. Kailangan naming ipagpatuloy yung pagbabayad doon sa term na yon every month kahit hindi naman mabibitbet yung internet connection kasi Converge ICT limited lang din yung area or yung building na may fiber keme connection siya na pwede kang kumonek. So kung halimbawa lilipat kami somewhere na wala pa silang partnership sa area na yon or sa building na yon, wala kang connection pero magbabayad ka. Very unpractical lalo na sa mga madalas mag-move in sa ibang location. At the end of the day, dito kami bumagsak sa Globe at Home prepaid Wi-Fi. Nag-browse kami regarding this kung totoo nga ba na maganda siya or whatever. Sabi ng mga comment sa YouTube, hindi raw. Like, joke time daw. Siyempre, iba-iba yung location natin. Iba yung mahina ang signal. Iba yung malakas ang signal. Sa area kung nasan kami nakatira, malakas ang Globe. Ayun. Tinuloy na ni Bebelows yung pagbili ng Globe at Home prepaid Wi-Fi. Meron siyang free 10 gigabytes, valid for 7 dates. Na hindi niya sinabi kung kailan magsisimula siguro once it's activated. Ang promise niya ay 2 times faster daw siya, stronger signal, 2 times wider coverage. Yun ang nakalagay sa box. Works in areas with LTE coverage. So dito sa area namin may LTE coverage. Meron din kasi si Bebe Loves na pocket wifi kaya confident kami na totoong LTE yung area dito. And through our mobile devices or by cellphone, alam namin na naka-LTE ang area namin. At ngayon, titingnan natin yung laman. Siyempre, basically, yung modem andon, yung adapter for charging para magka-power siya. Ngayon mo, siyempre, ayun. At ito. Ang leaflet na ito or brochure kung saan naka-indicate kung paano ka mag-register. As you can see, now we're still downloading this app, which is the Globe at Home in Google App Store. Ito kasing sinabing step 1 para makuha natin yung ating 10 gigabyte free data na consumable within 7 days lang pala. Ang next step daw ay after ma-fill up pa nito, hintayin ma-activate ang free 10 gig. Check ang balance, load easily, and many more. Thank you, maya ulit. Balikan namin kayo kapag okay na to. Yeah, we're still waiting for 32 seconds. 30, 29, 3, 2, 1. No kaya? 0. Looks like you're not connected to your home Wi-Fi network and try again. Kanina talagang nahihirapan ako kung paano paganahin yung internet connection nito kasi ang sabi dito sa loob, as I open it, after registering your Globe at Home app, click the Activate Now link from the home page and follow the instruction. Click ako ng click ng Activate Now, hindi siya ma-activate. Sinubukan ko rin tumawag sa Globe hotline. Kaso, ang problema ulit,
wala palang customer service ng ganitong oras, which is mga around 12 a.m. in the morning kasi until 10 p.m. lang sila pala. Walang nakalagay dito doon. Another thing is, walang ibang instruction bukod dito. Siyempre, paano ka makakakonect kung hindi mo alam kung paano kumonect? Alam nyo, naloka ako. Ewan ko, parang nag-init yung ulo ko. Anong gagawin ko sa connection na to kung hindi ako makakonect? Anong silbi ng wifi, diba? Nung malost na ako at feeling ko parang may mali yata sa akin, syungak-syungak ba ako dahil hindi ko magets yung instruction? Sinabi niya lang na mag-register ka and then you activate it. Kaso nagkakaroon lagi ng error. Lagi niyang sinasabi, sorry, there's an error, keme-keme, Everloo, try again later. For about 30 minutes to 1 hour. So nag-take a rest ako, umupo na lang ako kasi naubos na rin yung pasensya ko. Pagod na yung isip ko, kakaisip, paano ba ako makakakonect dito? Hanggang sa naisip ko na baka hindi siya makonect kasi wala din siyang internet, diba? Kaya ito ang ginawa ko. Iloadan ko muna yung modem mismo through my modem number. Niloadan ko siya ng 58 pesos. Nag-register ako ng 50 pesos. So technically, 3 gigabyte data siya. At yun, nakakonect na nga ako sa internet. At saka ko inactivate ulit yung sinasabi niyang 10 gigabyte free sa description na nasa box at sa description na nasa flyer slash brochure niya. Nakakonect at naactivate yung free 10 gigabyte data ko. Ang masasabi ko lang naman, walang problema kung kailangan mong mag-load at mag-register ng connection bago mo ma-activate actually itong prepaid wifi mo sa Globe at Home. Sana lang naman, sinabi nila din na kailangan mo yung gawin, hindi yung manghuhula ka pa. Siyempre naman, very stressful yun, no? Iniisip mo pa na babalik ka dun sa mall na pinagbilhan mo, dun sa stall para malaman kung ano ba talagang problema, diba? But other than that, okay naman siya. Mamaya ipapakita namin sa inyo ni Bebe Loves yung difference ng speed ng connection niya versus his Globe Pocket Wi-Fi. Ito ba yung pin-ramis nila? Ano sa palagay mo? Kung ano natin yan. Mahirap na si Globe na totoo or hindi. Yeah. Di ba meron kang pocket Wi-Fi ng Globe? Pwede nating mapagkumpara ngayon kung totoo ba yung sinasabi nila or hindi. Hindi kaya marketing strategy lang to, ganyan. Hindi mo malalaman kung hindi mo tinetext. Watch out and wait if what Globe promised is true or fake news. Ngayon na yan, actually. Gagawin na namin. So, observe niya lang kung totoo nga ba to. Or, clickbait lang ng Globe to. Ngayon malalaman natin kung gano'ng kabilis ang Globe at Home prepaid Wi-Fi compared sa pocket wifi or pocket wifi ng Globe. Ngayon ay nakakonect tayo sa Globe at Home prepaid wifi at nagda-download ng media file. Umaabot siya ng up to 900, 800 yung level niya through Globe at Home wifi. Pero pag ikinonect naman natin siya sa pocket wifi ng Globe, ang range na kanyang pagda-download ng media file ay nasa around 600, 800, 700. O, nagwa 1 MB din siya. Nag-stabilize pa yan, antay mo. Hintayin natin na mag-normalize siya. 1,000, 900, 900, 900, 1 MB. Oh, so halos pareho lang. Siguro possible na factor yung time. Ano sa palagay mo? Hindi kasi yan ito eh. Hindi ito yung high traffic time, no? Hindi high traffic time. Tsaka mabilis talaga usually sa ganitong oras. Okay. So, medyo subjective to. Or hindi totoo yung sinasabi ng Globe. Na two times. Na two times. Kasi eh, no? Nasa pocket wifi siya. Yeah. Parang, tapos pag binalikan mo yung download. Ito yan, yung kanina po. Yan, 600. Pero si Globe at Home,
hindi siya bumababa ng 300, di ba? Bumababa din. Tingnan natin. Tingnan natin. Kasi, yung lahat naman device na, may capability silang malaman na, ay, packet wifi ginagamit mo. So, babaan natin yung bandwidth distribution sa'yo. Meron yan. Meron at meron yan. Siyempre, para hindi, sa marketing nila. Sa marketing, para bumili ka ng, ay, ito, Globat ko. Ay, kaya bibigyan na sa packet wifi mo. Ah, so, pwedeng kanina ang factor kaya biglang tumaas din si packet wifi kasi ina-identify galing tayo kung Globe at ina-identify pa nila yung packet wifi mo. Okay. Oo nga, no. Tingnan ito mo. Ito na, nag-stabilize, no. Nung bago tayo yung kakalipat lang natin sa packet wifi, mabilis nasa pa. 1 MB siya, no, per second. So, ngayon, nasa around, yun naman yung na assumption lang. Ko lang, pero technology industry. May mga kung ganong capabilities talaga yung mga yan. Kaya pala minsan mas mabilis kang makakonect sa internet kapag ka nakapocket wifi ka versus ang gamit mo lang mobile internet mo. Connection mo through mobile data. No? Tingnan mo, pumapat 6.2. Oo, 6.2. Sige, nag-stabilize na yan. So, yan na yung regular speed niya. So, pwede na identify na nung programming or what not, artificial intelligence. So, balik tayo dito ha. Ayan o. Yan na tayo kay B310. Kay ano yan, di ba? Globe at home? Globe. Kailangan bigyan mo siya ng 5 to 10 minutes para makita. Possible. Oh, mapalo na po. Yan, tumataas na ulit siya. Kasi siguro nga, itama yung sinabi mo kanina, no? Pwede na sabihin na assumption ko yan. Pero sa perspective na nagpo-program ka, may idea ka rin sa networking. Possible din eh. Yeah, nag-800 na siya ulit. 900. 606. 1 MB na siya. Pwede ngang tama yung assumption mo kanina. So, possible talaga yun. May natawag na GUID. Unique identifier ng mga GUIDs. At least sa ibang products. Unique identifier ng mga pagdito mga devices. Parang ganun. Or direkta niyang sinesend na first some bawa what type of devices this parang sa ano sa pagdito sa Globe server or sa tama sa ISP server tapos ngayon dahil Huawei yan diba kumbaga may code Huawei na, ano to packet wifi P-Wifi okay, so ang implication nun pag packet wifi oh sige ito nang bibigay ko sa'yo versus pag bawa ano ka Globe at home ka. Ito yung data allocation ko sa'yo. Kung paano na chinatchop yung ano nila. Yung internet. Kasi mayroon din naman limit yung internet allocation na binigay sa kanilang gobyerno. Wala mo rin maintindihan mo. Ayan. Yan, pero actually, hindi mo mababa din siya ng, pero, sa mo, 100 hindi, 1.4 MB. MB na yan. Kanina, nag 200 KB. Okay, KB lang pa lang. 100 KB pa lang. Yan, stable. Pero hindi siya tumatagal sa ganong level ng speed, ano? May napansin ka ba sa box niya ngayon, loves? Walang kahina-hinala or anything. Ako, may napansin ako nung nakita ko siya kanina. Yung, ano, yung terms na up, usually kasi pag bumibili ka ng wifi, nasa box niya, can reach up to 2 megabytes per second or 4 Mbps, mga ganun eh, di ba? Naalala mo yun, yung mga nagbebenta before. Dati yun, yung mga ganun commercial, diba, up to 50 Mbps. Yeah. Ngayon, ang napansin ko sa kanya, hindi siya nag-promise ng kahit ano, maliban sa isa. Ngayon, ang nilagay niya ay 2 times faster, 2 times stronger signal, 2 times wider coverage, versus pocket wifi. Nandiyan na nila yung ano? Oo. Yung allocation na abutan ka ng 50 Mbps. Oo, ganyan. Wala nang ganun. Kasi siguro natakot na silang makatanggap ng mga reklamo na sabi niyo, ganito kalaki yung pwede naming ma-reach na pagda-download ng data from the internet, di ba? Ngayon, wala na silang ganong promise. Pero may sinabi sila na 2 times faster, 2 times stronger signal, at 2 times wider coverage, di ba? I-open natin. Nakuha na namin yung device kanina, yung modem, at nakabit na namin sa likod. Kanina, andito siya sa loob. Medyo mahina siya. So, ang ginawa namin, nilabas namin siya.
sa may sa labas ng bahay. Tapos inangat namin, yun, napakabilis na niya. Versus kanina na nasa loob siya. So, factor din kung nasa loob siya ng bahay or nasa labas. Siguro, yun nga, may obstruction, may pader, may pinto, may bintana. Base sa paggamit namin kanina, napansin ko lang na mabilis siyang kumain ng data versus the pocket wifi. Pero, mabilis din siya mag-function. Well, balance lang. Kasi kung gano'ng kadami yung na gagamit mong data, ganun din yung mababawas sa actual remaining balance mo, diba? Makes sense, no? Tsaka maraming device kasi nakakabit. Ayun, tsaka, syempre, basically, maraming device ang nakakabit. Kanina, may dalawang laptop, dalawang cellphone, actually tatlong cellphone yung tinry namin gamitin through this. So naubos agad yung 1 gigabyte smart trip. Wala naman smart tayong air. Smart trip. Wala rin tayong smart aircon. Ha? Wala tayong smart door, smart lock. Wala tayong mga ganun. Hindi, nilaloko lang niya kayo mga beta babe. So, and yun din nga pala. Kaya ako ginawa yung video na ito kasi inisip ko, kung nahirapan kami, then maybe someone out there nahirapan din. Kaya kanina, nagtatry din akong mag-search sa YouTube and sa Google kung paano nga ba namin ma-activate to. A lot of videos are not that informative also. Meron pa akong napanood, wala lang, pinibinidyohan niya lang yung box. Tapos wala naman akong natutunan, kaya nag-isip na lang talaga ako kung paano namin ito magagamit. Ang dami namin na-experience na aberya kanina. Pero ang tanong na pinakahihintay ng lahat, kung sulit nga ba ang Globe at Home prepaid Wi-Fi? Sa ngayon, mabilis siya. Pero hindi namin alam kung hanggang kailan ganun siya kabilis. Kung totoo nga bang forever ang magandang connection idudulot nitong prepaid wifi na to, hatid ng Globe. At yun, mahirap kasing magsabi eh. Parang relationship lang yan eh, no, Bebe Loves? Sa una, lahat maraming promises. Siyempre, sasabihin ba naman ng tao na mga pangit, di ba? Yung mga pangit. Siyempre, hindi. Lahat ng magaganda, sasabihin niya. Malalaman mo lang kung ano yung totoo along the way. Ano sa palagay mo, Bebe Loves? Tama. At syempre, hindi mo malalaman kung ano nga ba hanggat hindi ka sumusubok. Ano sa palagay mo? Yan. Kaya sa mga gustong masubukan, subukan nyo, wala namang mawawala. Oh well, meron. 1,999 pesos siya. Pero syempre, hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan. Diba? Kaya yun. Pero sure, ayan, may disclaimer naman dito sa taas eh. Works in areas with LTE coverage. So, yun pa lang, kung walang LTE coverage sa area nyo, huwag kayong bumili nito. Don't forget, of course, don't forget to leave a comment down below kung meron kayong mga questions and topic suggestions. At kung ano nga ba yung mga ginagamit nyong internet devices sa bahay nyo, baka malay nyo, makatulong din sa iba nating manunood. At i-click ang inyong notification bell para maging updated kayo sa Beta Babe, Pilipinas at showbiz happenings. Yan, thank you everyone and good day till next video. Bye! Bye!